weekend ay nagpunta kami sa Subic, and in this episode ay i-share namin yung mga lugar na napuntahan namin, yung mga pros and cons, at kung ano-ano pang dapat ninyong tandaan kung maisipan ninyong pumunta din doon. Pero bago kayo pumasok sa Subic, meron muna kaming important reminder. So yes, pagpasok pa lang namin ng Subic ay buena manong nahuli kami ng isang enforcer. So paano siya nangyari? Kung nakikita ninyo yung malaking tanker na yan, meron kaming sinusundang parang ganyang sasakyan nung papasok kami ng Subic. Tapos dahil hindi namin napansin na wala palang stoplight, nung umandar yung nasa unahan namin, dumiretso din kami. Parang kagaya nung puting kotse, pero yung puting kotse nakahinto siya eh, dahil nabusinahan siya ng motor. Pero kahit na ganun yung nangyari, pagtawid nung puting kotse dun sa kabilang kasada ay nahuli siya. So kami, dumiretso talaga kami, nahuli kami nung traffic enforcer. So ayun, so pagpasok mo pa lang sa Subic dito sa area na to, ingat dahil baka mahuli din kayo kagaya namin. Yan, after ng mahaba-habang biyahe ay nandito na tayo sa entrance at parking area ng Hardin De Pasipiko. So kung nakikita ninyo, mula pa lang dito ay tanaw na yung dagat. Pagbaba ng resort, itong magandang view ang sasalubong sa inyo. Sa mga bago lang sa aming channel, ang Marius Lab ay compilation ng mga travel videos, math tricks at advanced math problems na sinosolve ni Marius at a young age of 4 na pwede ninyong ituro sa inyong mga kids. Check our channel for more videos at kung di ka pa nakasubscribe ay subscribe na. Papunta sa mga villa, dadaanan mo itong garden nila na puno ng magagandang bulaklak at tanaw na tanaw yung dagat. Na-discover namin si Hardin De Pasipiko dahil sa referral ng isang kakilala namin. At nung nag-background check kami, mukhang medyo bago pa lang itong resort na to. Tsaka kung mapapansin din ninyo, parang design talaga yung lugar para sa mga photo ops or yung mga pang Instagram. From the seaside, ito naman yung view. So ayan, maraming upuan na pwedeng tambayan at masarap mag-relax kasi mahangin. So masarap magkape-kape. And speaking of coffee, meron silang sariling cafe na ang pangalan ay La Agos. So, nung nandun kami, parang 8 a.m. to 7 p.m. yata yung operating hours nila. And baka dahil medyo maulan na, kaya walang masyadong tao nung dates na nagpunta kami. Dahil wala kaming malawak na garden area, talagang natuwa si Mario sa lugar dahil nakakatalon at nakakatakbo siya dito. Tapos pati si Mama, tuwang-tuwa siya kasi ang daming bulaklak. And kung makikita ninyo dito, ayan, hulikan pa siya na naghahanap ng mga binhi ng mga bulaklak na pwede niyang iuwi. Para sa aming 3 days and 2 nights na stay sa Hardin De Pasipiko, nagbook kami ng family villa na mayroong 2 queen-sized bed, sofa, ref, TV, terrace at cottage. Ito yung bathroom at shower area. And take note na towels lang ang provided ng resort. Meron silang mini mart or parang sari-sari store, pero para makatipid, pwede kang magdala ng sariling tissue, sabon, shampoo, toothpaste, etc. Ito yung view mula sa dulo ng room. At ito naman yung view mula sa terrace. Masarap magkape dahil mahangin. Pero note lang ulit na walang coffee making set sa resort dahil meron daw silang cafe. 10k per night ang isang family villa na good for 4 at libre ang bata. According sa page nila,
kayang mag-cater up to 6 adults ng villa at merong charge na 650 per person para sa extra bed at breakfast. Nung huling punta ni Marius sa dagat, takot siya lumusong sa tubig kahit meron siyang salbabida. Pero ngayon, tuwang-tuwa siya at kusa pa siyang lumulusong sa dagat. Noong dates ng stay namin, malakas yung alon kapag hapon. Tapos nagkaroon din ng malakas na ulan at thunderstorm noong gabi. Pero kinaumagahan, banayad na yung alon at makikita mo nang malinaw yung tubig. Dahil malakas yung hangin, kapag pagod ka na mag-swimming, pwede kang magpalipad ng saranggola. O kaya, maglaro o maupo lang sa buhangin. Pwede rin tumambay sa Laagos para magkape at maglaro ng board games. Dahil nahihilig si Mario sa chess, nagbaon pa kami ng chessboard niya. Sa second day namin sa Subic, naisipan namin magpunta sa Mayanga Island. Wala to sa original plan, pero kung pupunta kayong Subic, we recommend na pumunta na rin kayo dito dahil maganda yung lugar. First boat ride yata ito ni Mama dahil di siya nakasama nung nagkaroon kami noon, kaya tingnan natin kung excited siya. Hello Nanay! Hello. Are you excited? Yeah. How about you, Marius? I'm so excited. How about Marius? I'm excited. 15 minutes lang ang biyahe papunta sa Mayanga. 1,500 yung siningil sa amin papunta sa isla. At mas sulit kung mapupuno ninyo yung bangka dahil hanggang 10 tao daw yung kasya. Okay na sa presyo niya dahil di naman namin afford magyate. Meron na ding life vest sa bangka, just in case. At ayan si Papa na aming photographer. Yay! We're here! We're here in the island. Medyo madami din palang mga turista sa lugar na to at merong entrance fee na 20 pesos kada tao, kada isang oras, libre ang bata. Legit pala yung sinabi sa amin ni Kuya na puti yung buhangin dito at malinaw yung tubig. Kung matagal na kayong nanonood sa aming vlog, alam siguro ninyo na ito yung first video namin na mayroong narration. Medyo alangan kasi kaming magsalita sa mga videos namin dahil hindi masyadong magandang pakinggan yung mga boses namin. Pero dahil sabi ni Mamita ay subukan namin para di boring ay eto na nga. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na! Parang kahit saan palmingon dito, maganda yung makikita mo. Yung malawak na dagat at yung mga bato, saktong-sakto pang picture. Hindi na namin natanong sila Kuya kung magkano yung additional na bayad sa bangka just in case gusto ninyong mag-extend. Kasi mas maganda talagang mag-swimming at saka mag-relax dito sa area dahil nga maganda yung view. Fast forward lang siguro, dun sa time na nakauwi na kami, napansin rin namin na parang walang masyadong sumasakay
doon sa mga bangka. Dahil mula doon sa time na sumakay kami hanggang sa magtanghali, wala nang ibang nakuhang pasahero sila kuya. Kaya habang naghihintay, nagtitinda-tinda rin sila ng mga bagay na nahuhuli nila mula sa dagat. Pwede ka rin umakyat pa sa taas para mas maganda at malawak ang view, pero dahil may kasama kaming bata, hindi na kami nakatuloy. Sabi ni Kuya, mas malawak pa daw yung white sand sa area na to noon, bago nila nilagyan ng artificial na harang yung ibang bahagi ng isla. Ingat lang, dahil bukod sa puting buhangin, madami ding matutulis at madudulas na bato. Kaya mas okay kung meron kayong aqua shoes. Si Papa na laking Palawan, nag-enjoy talaga dahil nakakasisid siya at nakakakita siya ng mga isda. Ayan yung isa sa mga underwater shot ni Papa. Medyo madaming isda sa area at mas malaki sila kaysa sa mga nakita naming isda sa Subic Bay. Kapag time's up na, tatawagin na kayo, kaya don't worry kung hindi ninyo na-track yung oras. Yan, back to Subic Bay at kita na yung aming villa. Okay, we're back! Thank you, thank you, Mama. Thank you sa inyo, ha. Pagdating ng gabi, binubuksan na yung mga ilaw kaya lalong gumaganda yung itsura ng resort. At dahil malamig, perfect time na din para magsangyup sa tabing dagat. Kung may konting downside lang, madaming langaw nung pakain na kami. Pero mukhang na-enjoy naman ni Marius yung maghawi ng mga langaw. ₱299 ang isang set ng unlimited pork with unlimited rice. May mga side dish pero wala lang yung favorite namin na melted cheese. Pwede kang bumili ng drinks para mas masarap kumain. Ayan, meron tayong tagaluto ng Samgyup. Meron ding tagalinis. Pwede ka din bumili ng isda na nilalako sa dabing dagat at mag-request ng hiwalay na griller mula sa resort. Solve na para makakain ng sariwang isda. Masaya ka na yun na nakapag-ihaw ka uli. Tsaka masarap kasi ito, babuburi talaga. Saan yung binili ni tatay? Sa da, gilid. Kanina umaga? Hmm. Meron ding video okay sa resort at pwedeng gamitin hanggang 10 PM ng gabi. Yung kumakanta kanina ay si Chef at sabi ni Mama ay masarap yung luto ni Chef. Overall, magandang lugar ang Hardin De Pasipiko para makapagbakasyon at mamasyal sa Subic. Pwede ka ding lumagi lang dito kung gusto mo lang talagang mag-relax at mag-spend ng time away from the city. At sulit na rin yung presyo na, lalo na para sa isang pamilya. Last tip na lang, medyo mataas yung kalsada at kailangan mo akitin pabalik yung hagdan. So, ayan yung aming short Subic stay. Hope nag-enjoy kayo manood and please watch more of our videos and subscribe.